Hello mga mamushi, beshi, frenchy. Ang dinner namin ngayon ay falaka froggy. So, simplihan lang natin ang ating dinner. Hinuli ko pa yan doon sa aming palayan. Hinabol-habol, patalon-talon, sumuksok doon sa mga palay-palayan. Char. And syempre, hugasan muna natin ang ating mga froggy. Paborito yan ng aking mga amo. Kahit simpleng luto lang, ubos talaga yan nila. So, kailangan lang natin siyang linisan after natin i-defrost. Ayan. Mga legs lang naman yan, wala na yung ulo. Ayan, ang kanyang labasan pag na-defrost. Ayan. Okay, tapos next natin gagawin ay i-dry lang natin siya para madaling maluto. Kasi pag may tubig-tubig pa, mamasama sa tatalsik yung oil pag prinito mo. So, kailangan lang natin siyang i-dry. Okay, and I show your muscle. Ayan. O, diba? Parang mag-o-opera lang si Inday. Siyempre, ganyan talaga. Pag magpiprito, kailangan tuyo talaga yung pipituhin mo para safe na rin yan sa yung cuties. Hindi ka matalsikan. Siyempre, binudbran ko ng aking secret recipe. Japanese salt. Ayan, pati sa ilalim, syempre, para pantay yung lasa niya. Ayun, nangaway-kaway pa yung mga panang palaka. Ayan, next. Syempre, bubudburan din natin ng harina. Ayan. May strainer kami ng harina pero nagtitipid ako ng hugasan, no? Kasi ako lang naman mahihirapan. Ayan. Sige, Inda. Himasin mo yan. Ayun. Pati sa ilalim. Oh, kita mo yung mga palaka. Parang nag-split ang labas nila, eh. Oh. Tapos bubudburan ko rin ulit yan. Napakasimple lang na luto, pero gustong-gusto ng mga amo. Sabi nila, it's Italian food daw. Gustong-gusto ng mga Italian. Ewan ko. Kasi sa amin din, kinakain talaga eh. Yung patalon-talon dun sa bakod. Iba naman yun, iba pala yung palaka na sa bukid, iba pala yun. Pero gustong-gusto rin na yan. Tapos, pagkatapos natin yan, mabudburan, syempre, ipiprito. Prito lang. Ayan ang kinalabasan. Tapos, ipipray lang. Yan. Tapos, ipipray lang ipiprito ko lang sa mahiwagang kawali namin. Ang napagkap, ganda ka. Ayun. So, syempre, ganyan ang ating pagpiprito. Try mo rin! Malay, masarap ang gayong.